Sina Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Sina Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwentong hango sa totoong pangyayari ng isang kapitan ng barkong pangkalakal na dinukot ng mga pirata habang naglalayag malapit sa Somalia. Ang pelikulang ito ay pinalabas noong 2013 na pinamagatang Captain Phillips. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Taong 29, ang kapitan na si Richard Phillips ay naghahanda para sa paglalayag-sakay sa MV Maersk Alabama, isang container vessel sa port ng Oman patungong Mombasa, Kenya. Hinatid siya ng asawa sa airport kung saan nalulungkot ito nang malalayo na naman ito sa pamilya dahil sa trabaho. Samantala sa Somalia, ang mga piratang kabilang si Muse ay inutusang bumalik sa karagatan para kumita ng pera sa pang-hijack ng mga barko. Nanguha si Muse ng mga tauhan para sa bangka niya kabilang ang isang binata at ang mapusok na si Naji, agarang nagpunta ang mga ito sa mothership na nag-aantay sa kanila sa gitna ng dagat. Sa ibang eksena, nakarating na si Philip sa port ng Oman kung saan kasalukuyang nagkakarga ang barkong sasakyan niya. Pag-akyat niya ng barko, agarang sinuri nito ang seguridad ng barko para sa mga pirata. Makakasama niya sa paglalayag si Shane Murphy, ang first officer niya, kung saan ito ang naghahanda sa mga kailanganin nila sa paglalakbay. Sinabi niya sa kapitan ang planong rutang daraanan nila na inaalala ni Phillips dahil posibleng may makakaharap silang mga pirata, kaya pinahigpit nito ang seguridad ng barko lalo na ang pwedeng madaanan ng mga pirata. Matapos ang pagkakarga, agarang umalis ang mga ito ng port at nagsimulang magliyag dahil sa mahabang biyahe. Makalipas ang ilang araw, sinuri ulit ni Phillips ang paligid ng barko kung nakasarado lahat ng mga pintuan sa labas. Samantala, kasalukuyan nang naglalayag ang mga pirata para maghanap ng barkong ma-hijack, nakakita ang mga ito ng barkong naglalayag mag-isa kung saan ito ang Maersk Alabama. Sa barko, nabasa ni Phillips ang mga nakaraang pang-hijack ng mga pirata sa lugar na madadaanan nila. Kinabukasan, agaran nitong inutusan si Shane na maglunsad ng security drill para maging handa kung sakaling makaharap nila ang mga pirata. Habang nasa drill, may nakita si Philip sa radar na kahinahinala, kaya agarang pinaakyat nito si Shane ng bridge. Tiningnan niya rin ang mga ito sa labas at hinala niyang sinusundan sila ng mga ito. Pinali ko niya ang barko ng bahagya upang malaman kung sinusundan talaga sila ng mga ito, at pinaanunsyo niya rin kay Shane sa mga crew upang maalarma ang lahat sa nangyayari. Tinawagan ni Phillips ang chief ng engine room para bawasan ang speed limit ng barko upang bumilis ang pagtakbo nito, subalit hinahabol pa din sila ng dalawang bangka ng pirata. Sinubukan naman nilang tawagan ang US Maritime Emergency, ngunit hindi ito sumasagot ng tawag, kaya tinawagan na lang nila ang UK Maritime Operation para i-report ang lokasyon nila kung saan hinahabol sila ng mga pirata. Samantala, papalapit na ang dalawang bangka ng pirata sa barko, pinabilis pa ni Phillips ang takbo ng barko nila, ngunit masyadong mabilis ang mga pirata kaya nagpanggap na lang itong nakahingi ng tulong sa US Navy at magpapadala ito ng eroplanong pandigma sa kanila. Nang marinig ito ng mga pirata mula sa radio traffic, ay natakot ang mga ito at umatras ang isang bangka, subalit hinabol pa din sila ng isang bangka, kaya pinasagad na ni Phillips ang bilis ng barko. Dahil doon, nakagawa ito ng malalaking alon kung saan nasira ang makina ng bangka ng mga pirata. Matagumpay na nakatakas sila Phillips, ngunit nag-alala pa din ito na baka bumalik ang mga pirata. Binili na niya ang mga crew na magdoble trabaho muna hanggang sa makalayo sila sa lugar. Kinabukasan, sinundan na naman sila ulit ng mga pirata at nag-iisa na lang ito ngayon. Kaagad nagpatunog si Shane ng alarm para maalarma ang lahat ng crew ng barko. Pinali ko ni Phillips ang barko upang magkaroon ng mga alon, ngunit dalawang makina na ang gamit ng mga pirata, kaya mabilis na lang itong makaiwas. Agarang tumawag ang mga ito ng US Maritime para makahingi ng tulong sa pag-atake ng mga pirata. Tinawagan din sila ng mga pirata na nagpapanggap ng mga Somali Coast Guard para mag-inspection. Hindi naman naniniwala si Philip sa mga ito, at lalo pa nitong pinabilis ang barko. Nang makita ito ng mga pirata, ay pinagbabaril ng mga ito ang bridge ng barko kung saan naroon sila Phillips. Agarang pinabuksan ni Phillips ang anti-pirate hose para magbuga ng tubig sa paligid ng barko nang hindi makalapit ang mga pirata. Subalit may problema ang isa sa mga hose, kaya agaran itong pinuntahan ni Shane para ayusin, ngunit papunta na roon ang mga pirata. Nang makita ito ni Phillips, ay pinaalis niya roon si Shane at pinatago niya lahat ng mga crew sa engine room.
Pinagbabaril din si Shane ng mga pirata kaya napilitan na itong iwan ang nasirang hose at tumakas na lang. Agaran ding inilagay ng mga pirata ang hagdanan nila sa barko. Pilit naman itong iniiwasan ni Philip subalit hindi nagtagal ay tuluyan ang nakapaglagay ang mga pirata ng hagdanan at nakaakyat sa barko. Nakapagtago na rin ang lahat ng crew sa engine room habang naiwan naman si Phillips at ilan sa mga crew niya sa bridge. Nang makaakyat na lahat ng mga pirata ay pinasok sila ng mga ito sa bridge, wala nang magawa si Phillips kundi sumuko na lang ng walang masaktan. Sinabihan si Phillips ng pinuno ng pirata na si Mills na wala silang balak saktan ng mga ito dahil pera lang ang kailangan nila. Inalok ni Phillips ang perang dala nila sa vault na $3,000 ngunit naliliitan dito ang mga pirata. Sa mga oras na iyon pinatay ng mga crew ang makina ng barko nang hindi nila ito mapakinabangan, nagtataka naman ang mga pirata sa kung anong nangyari sa barko. Pinaliwanag ni Phillips sa kanila na tuluyan nang nasira ang barko nang pilit nilang takasan ang mga ito. Ngunit hindi naniniwala si Mews at iniisip nitong niloloko lang sila ng kapitan at hinanap nito ang mga crew niya. Nasabihan na ni Phillips ang mga crew niya na huwag lumabas hanggat wala siyang sinabing ligtas na sila kaya nagkunwari itong tinawagan ang mga crew na hinahanap sila ng mga pirata. Subalit kinuha ni Mews ang telepono at nagbanta itong papatay ng isang bihag bawat minuto hanggat hindi sila lumabas. Kinuha ng mga pirata ang isang crew at sinimulang magdilang. Umalma si Philip sa mga ito at sinabihan si Mews na hindi lang sila simpleng pirata na pera lang ang gusto. Dahil dun pinatigil nito ang balak pagpatay sa isang crew at nagpas siyang hanapin na lang ang mga crew ng barko. Binuksan ni Philip ang hawak niyang radyo nang marinig ng mga crew niya na balak silang hanapin ng mga pirata. Pinaiwan naman ni Mews ang radyo niya bago sila umalis. Sa ilalim nagplano ang mga crew na patayin ang generator sa itaas para mapatay ang ilaw sa loob ng engine room upang hindi sila makita. Maya-maya pa habang hinahanap ng mga pirata ang crew kasama si Phillips, nakita ni Mews ang mapa ng barko at inutos nitong puntahan nila ang engine room. Sinabi ni Phillips na mainit sa loob nito dahil sa walang power ngunit mapilit ang pirata na doon magpunta, dinahilan na lang ni Phillips na kumuha na muna ng tubig saka sila magpunta ng engine room. Sa mga oras na yun nagpunta rin si Shane sa stockroom para kumuha ng tubig para sa mga kasamahang nagtatago sa engine room. Pagdating nila Philip sa stockroom napansin niyang nagtatago si Shane sa loob, sinabihan niya ang batang piratang nakapaan na mag-ingat sa paghakbang at baka makaapak ito ng matalim na bagay. Paglabas ng mga pirata ng silid, tinawagan ni Shane ang mga kasamahan sa engine room na papunta na sa kanila ang mga ito at binili niyang magbasag ang mga ito ng bote sa pintuan para sa nakapaang pirata. Pagdating ng mga pirata sa engine room na apakan ng batang pirata ang bubog sa sahig, nagalit si Mews at hinala nitong kagagawan nito ng mga crew ni Phillips. Sinabi ni Phillips na aksidente lang ang nangyari at hinikayat itong umakyat na para magamot ang kasamahan niya, ngunit tumanggi si Mews at ipinagpatuloy ang paghahanap sa mga crew. Matagumpay namang napatay ang generator kaya dumilim sa loob ng engine room, dahil doon napilitan si Mews na pabalikin ang kasamahan sa itaas kasama si Phillips upang magamot ito at siya na lang ang magpatuloy na maghanap sa mga crew mag-isa hanggang sa nahuli ito ng mga crew ng barko sa ilalim. Bumalik si Phillips sa bridge kasama ang sugatang pirata, bigla namang nakarinig ang mga ito ng tawag mula sa engine room na hawak ng mga crew ang pinuno ng mga pirata. Nang kausapin ni Neji ang pinuno niya ay sinabi nitong sundin ang sasabihin nila at pinabigay sa kapitan ang radyo. Doon nagkaroon si Phillips ng pagkakataon na makipagsundo sa mga pirata na ibibigay niya ang perang meron sila na $3,000 at masasakyan sa pagtakas, umalis lang sila ng barko, wala nang magawa ang pinuno ng pirata kundi pumayag sa kasunduan, naliliitan naman si Neji sa perang makukuha nila ngunit wala din itong magawa at hawak nila ang pinuno niya. Pinasakay ni Philip sa lifeboat ang mga ito ngunit gusto ng mga pirata na sumama muna siya sa loob hanggat wala pa ang pinuno nila. Kahit pinipigilan ito ng mga crew niya ay sumama si Philip sa loob nang wala nang madamay sa mga ito. Pagpasok ni Mews sa loob ng lifeboat ay pinahampas niya ito sa kasamahan upang isama sa pagtakas para gawing bihag. Wala nang magawa ang mga crew ni Phillips kundi panuuri na lang ang kapitan na hostage na ng mga pirata. Nalaman na din ng US Navy ang nagaganap na hostage at agarang nagtungo sa lokasyon na may kalayuan sa kanila. Samantala, kasalukuyan ang naglalayag ang lifeboat patungo sa Somalia kasama si Captain Phillips, sinusubukan naman ng mga pirata na tawagan ang mothership nila ngunit hindi ito sumasagot. Nakita din ni Mews na mukhang natatakot si Phillips kaya sinabihan niya itong pag nakuha na nila ang kabayaran sa buhay niya ay makakauwi na ito.
Sinundan naman sila ng barko ni Philips na sa pagkakaalam nila ay sira na ito. Tuwang-tuwa ang mga pirata dahil mas marami silang makukuhang pera. Kinabukasan nang magising si Philips, nakita niya ang sugatang pirata na iniinda ang sugat nito. Hiniling niya kay Muse na gamutin ang sugat nito upang hindi na ito lumala. Pinagbigyan naman siya ni Muse na gamutin ang kasamahan. Kinalaunan nakaramdam si Philips ng sobrang init dahil wala namang hangin na nakakapasok sa lifeboat. Humingi siya ng maiinom at binigyan nito ng tinulungan niya subalit kinuha ito ni Neji. Kinagabihan nakausap ni Muse ang kapitan ng mothership, pauwi na raw ang mga ito matapos mabalitaan sa kanilang boss na pumalpak ang pag-hijack nila ng barko. Maya-maya pa dumating na ang US Navy sa lugar. Sinubukan ng Navy na makipagnegosasyon sa mga pirata ngunit humihingi ang mga ito ng 10 milyong dolyar kapalit ng buhay ng kapitan. Kinabukasan lumapit ang mga Navy sa lifeboat para magdala ng pagkain sa mga pirata at makita na rin ang kapitan kung buhay pa ito. Pinalabas ng mga pirata si Philips para makita nila. Sinabi ni Philips na maayos lang ito at nakaupo ito sa seat 15, bigla naman nagkainitan sa panig ng mga pirata at nagpaputok si Neji kaya agarang umalis ang mga Navy. Nagalit si Muse kay Neji sa ginawa nitong pagpaputok dahil maaari silang mamatay pag namatay ang kapitan. Kinalaunan, kinumpirma ng namumuno ng Navy kung buhay pa ang kapitan para ituloy ang negosasyon. Sinabi naman ni Muse na aksidente lang ang nangyari at pinakausap sa kanila si Philips. Makalipas ang ilang oras nagsidatingan na ang iba pang barko ng US Navy na ikinagulat ng mga pirata. Sinabihan ni Philips si Muse na tapos na ang lahat kaya iniwan ang mga ito ng mothership nila dahil hindi sila mananalo sa US Navy. Ayaw naman sumuko ni Muse dahil malayo na raw ang narating nila para doon. Kinagabihan nakita ni Philips na lumabas ang batang pirata. Nagpaalam ito kay Muse na umihi sandali kung saan pinayagan din siya nito. Paglabas niya ng lifeboat itinulak niya ang batang pirata sa katumalon sa dagat, agara naman itong hinanap ng mga pirata habang nagkagulo naman ang US Navy sa nalaman nilang may tumalon sa dagat dahil hindi nila makumpirma kung nasaan si Philips. Sa huli nahabol si Philips ng mga pirata at pinagbanta ang Barry Lynn kaya napilitan na itong sumuko. Pagbalik sa loob galit na galit si Neji sa tangkang pagtakas ni Philips kaya muntikan na niya itong mapatay, pinigilan naman ito ni Muse dahil kailangan nila ang kapitan. Bigla ding may dumating na helicopter para pasukoy na ang mga ito, dinala ni Muse si Philips sa labas at nagbantang papatayin ito at pinaputukan din ito ang helicopter kaya agarang umalis ang helicopter. Maya-maya pa dumating na ang mga Navy SEAL, kinausap ng SEAL ang pinuno ng pirata bilang opisyal na negosyador. Sinabi nito ang buong pangalan nila at kung saan ang mga ito nagmula na ikinagulat ng mga pirata kung paano sila nakilala. Dadating daw ang nakakatanda sa kanilang nayon para sa negosasyon at doon nila ibibigay ang hinihinging nilang pera kaya kailangan itong makipagkita sa kanila. Kinalaunan, dumating ang mga Navy SEAL sa lifeboat para makita si Philips kung ayos lang ito at sunduin na rin ang pinuno ng mga pirata para sa negosasyon. Dinala nila ito sa Navy ships para makita ang sinabi ng negosyador na nakakatanda sa kanilang nayon. Nakapwesto na rin ang mga Navy SEAL para sa pagligtas kay Philips, balak nilang patayin ang mga naiwang pirata ng sabay upang makaligtas si Philips. Gumawa ang Navy ng mga malalaking alon gamit ang barko upang lumabas ang mga pirata sa pinagtataguan nila. Nakakita naman si Philips ng ballpen sa sahig. Dali-dali niya itong pinulot at gumawa ng huling sulat para may maiiwan ito para sa pamilya kung sakaling mapatay ito ng mga pirata. Subalit nakita ito ni Neji at nagalit ito sa kanya. Nilabanan ni Philips ang pirata ngunit hinamples ito ng batang pirata sa likuran. Itinali nila si Philips at nagbanta si Neji na papatayin ito. Pinipigilan naman ito ng mga kasamahan niyang pirata dahil dadating na ang nakatatanda sa kanilang nayon upang iligtas sila. Hindi naman naniniwala si Neji na may dadating para iligtas sila kaya papatayin na sana nito si Philips. Bago pa ito nakapagpaputo, nabarilang tatlong pirata ng Navy SEAL ng sabay dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Agaran namang sinagip si Philips ng mga Navy at hinuli ang pinuno ng mga pirata kung saan dadalhin ito sa Amerika para pagbayaran ang mga kasalanan niya. Sinuri din si Philips ng doktor ng barko, naiyak na lang ito na nakaligtas sa kamatayan. Sa huli nakauwi si Philips sa pamilya niya habang 33 years namang makukulong si Muse. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!